mga kalagrag, isang magandang pahikaw sa inyong lahat. At sabi ko nga sa kahapon sa last vlog ko, magpa-witlock si Kuragan. So binasa ko talaga yung buko para witlock kagaya ng witlock ni Rabia. Pero hindi natin makopya yung look ni Rabia kasi iba yung ganda niya. Mahirap kopyahin kaya Kuragan na lang yung look ko ngayon. At ito na mga karagarag, marami nga tayong dapat pag-uusapan sa araw na ito sa paparating na Miss Universe competition. At excited na ako, alam kong excited na kayo sa mga ganap at excited na rin kayo sa mga pasabog na mga kandidata para sa 69th edition na to at kung sino ang mag-uwi sa corona. At simulan na natin ang chikahan, simulan na natin ang baliktak, ang chismisan, simulan na rin natin ang mga kaganapan ngayong araw na to sa nakikita ko sa social media. And pasok, Kuragan, simulan mo na ang orasyon mo. At ito na nga mga karagarag ang orasyon ni Kuragan. At unahin natin yung interview ni Pia Wurtzbach. Hindi ko lang pwede ilagay dito yung clip ng interview kasi big channel yon, baka mahirap na ma-strike tayo mga karagarag. At so napanood ko siya, napakinggan ko siya, sinabi nga ni Pia Wurtzbach na wala pa siyang nakikitang kalaban ni Rabia Mateo. So hindi pa nakapili si si Maring Pia kung sino yung magiging top niya na mahigpit na maging kalaban ni Rabia. So abangan natin yan kung sino yung sa next niya na habang papalapit kasi ang competition, lalabas na yung mga alas na mga kalaban ni Rabia. So sa ngayon hindi pa nakikitaan ni Maring Pia si Rabia Mateo ng mahigpit na kalaban niya. At isa talaga sa nagustuhan ko kay Maring Pia, ni Pia Wurtzbach, ni Queen, na yung suportang binigay niya kay Rabia Mateo sa journey na to. Kasi maraming beauty queens sa Pilipinas, hindi masyadong voice out na yung suporta nila kay Rabia Mateo. Pero si Maring Queen P, halos sa kanya mga interview talaga, andun talaga yung suporta niya kay Rabia Mateo. Mayroon talaga siyang masasabi at sinasabi kay Rabia Mateo tungkol sa advice, tungkol sa dapat gawin ni Rabia para sa laban sa Miss Universe. At isa pa yung nakakatuwa sa sinabi ni Pia Wurtzbach sa interview na yon, na bibigyan niya ng lucky charm si Rabia Mateo. Pero sabi niya hindi yung lucky charm na yung ibibigay niya ang makapagpanalo kay Rabia Mateo, kundi parang maging inspirasyon yun sa laban ni Rabia Mateo sa Miss Universe States. Kasi alam naman natin din yung story ni Pia kung paano talaga nasungkit ni Pia yung corona sa Miss Universe. At yun yung nakakatuwa dahil tinuring niya talagang si Rabia Mateo. Bunso nila, di ba? Kaya todos suporta talaga siya kay Rabia Mateo. Kasi iba, sabi nga niya sa last interview niya, nakikitaan niya si Rabia Mateo ng kakaiba. Yung passion, yung determinasyon, yung yung posible talagang masungkit yung panglimang corona sa Miss Universe. Yun yung nakikitang vision ni Pia Wurtzbach na may kakaiba sa babaeng to. Kaya yung voice out talaga siya sa pagsuporta kay Rabia Mateo. Nakakatuwa, as in, thank you, Queen P. If you're watching my vlog, dreaming ko ragan. So, yun lang. Nagpapasalamat tayo sa Miss Universe natin na si Pia Wurtzbach dahil ginabayan niya si Rabia Mateo sa laban niyang to. Kaya nakaka-touch talaga na love niya si Rabia Mateo, di ba? O kahit sa simpleng tulong lang, kahit sa simpleng advice lang na maibigay niya kay Rabia Mateo, mafe-feel ni Rabia Mateo yung love ni Pia Wurtzbach sa kanyang journey. Pahawa lang ako, kinagtabi ko diri sa kanyang journey sa Miss Universe. At usapang Rabia Mateo tayo mga karagarag. Ngayong araw na to, napanood ko yung video niya sa St. Luke ba yun? Nakuha ko tong clip na to ha. Gusto ko yung sinabi niya dito. Panoorin natin to saglit. For me, health is everything. As somebody like me who is quite busy with a lot of events, it is my responsibility to make sure that everything is well balanced in all aspects of my health. My mom would always tell me that the best way to express self-love is through self-care.
My experience here is quite exciting. As I entered the lobby, I was greeted by a lot of people. Everybody was so welcoming. And aside from that, a good plus is that I was offered to have a patient care navigator who will serve as my guide here in the center so that I won't get lost. We have this one-stop shop set up in which everything is so accessible. So with one just walk, I can go to an x-ray room, and just around the corner there's this ophthalmologist clinic, and that is something that I really look forward to here at St. Luke's. They put our health as their top priority, and we need to take care of our body. We only have one body, and we need to make sure that everything is well. And I hope that, again, you visit us here, because at St. Luke's, we are safe. Ayan ang mga kanagarang na panood na natin si Rabia Mateo. Talaga namang hindi yan paaawat ang ating pambato. Binalansin na niya ngayon sa kanyang advokasya, sa kanyang mga konting pasabog, sa kanyang training. So marami tayong aabangan. So usap-usapan ngayong collaboration niya with BG Pascual. Sana magaganap, sana malalabas na kung meron man. At excited ako doon dahil ito talaga yung ganun sa mga kapitbahay natin. Parang, ana sila dahi, manginawayon ra ba kaayo sila dahi, so grabe ra ba sila manginaway kay Rabia Mateo, kala medyo pang flying kikon. Pero paglalabas na siguro yung ni collaboration niya with BG Pascual, ambot lang ninyo, panaway pa mo. Nagminaldita na po si Kuragan. At ito pa mga karag-karags, so ito na nga mga karag-karag, no, alam naman natin na sa Hard Rock Florida magaganap ang Vino sa Mission Universe, at excited na tayo sa mga presentation, sa maging event na to. At syempre i-apply nila yung social distancing sa mga kandidata, which is gaya siguro nung Miss USA, yun siguro yung magiging ganap sa sa production. At at ito na nga mga karag-karag, at habang papalapit na nga ang laban ng mga kandidata, so isa din to sa nagustuhan ko talaga ng mga kandidata, si Miss Vietnam. So maraming nagtatanong sa akin, at mayroon din nag-message sa akin na ano ang placement ni Miss Vietnam para sa listahan ko. So alam ko, at alam din na vlog ko na rin to dati, na nakikutan talaga ako kay Miss Vietnam. Yung beauty niya pwede din ilaban sa Miss International. Yung kasi sweet look siya eh. Yung beauty niya ba parang innocent look, na ang lambing ng mukha niya tingnan si Miss Vietnam. So in term of fashion, alam naman natin yan na si Miss Vietnam is on the spot talaga yung mga pa-fashion niya, yung mga pa-outfit niya, yung mga pa-gown niya, yung mga pa-look niya. Ang ganda din ni Miss Vietnam. At Quỳnh Trọng Khánh Vân, Vietnam! Tungkol naman sa kanyang advocacy, na-vlog ko na rin to. Active din siya sa kanyang advocacy. Kaya yun din yung isang puntos ni Miss Vietnam. Pero maraming nagtanong, how about ang communication skills ni Vietnam? Ngayong araw na to mga karag-karag, for the first time, maririnig natin na magsalita ng English si Miss Vietnam. At meron nga siyang short clip dito, papanoorin natin to. I grew up growing up in Ho Chi Minh City. The people are so kind and lovely. This place is a big city, and which growing up in quick in blue growing up. At ayan na mga karag-karag, napanood na natin, talagang hirap siya magsalita ng English. At alam natin na yun talaga yung weakness niya. Sana maitaguyod niya ang closed door interview. Pero bago yan, alam naman natin noong 2018 na kapasok sila sa top 5 kahit hindi magaling mag-English si yung pambato nila na naging kalaban ni Katrina Gray. Ang ganda kasi noon, at talagang palaban talaga yung mukha, katawan, grabe. Kung lang talaga kung nung time na yon kung hindi lumaban si Katrina Gray, isa din talaga si Miss Vietnam na posibleng makasungkit sa corona ng Miss Universe 2018 kung ilabas natin si Katrina sa eksena. Talaga grabe si
si Miss Vietnam on that time, di ba? At this sa taong ito, yung pambato nila hindi kasing ni Miss Vietnam 2018. Kasi yung look niya, sinabi ko na nga, sweet look siya, malambing yung mukha niya. At so ngayong araw na to, So ngayong araw na to, mga karagarag, maririnig nating magsalita ng English si Miss Vietnam, dahil isa din to sa inaabangan ko rin kandidata na binabantayan ko rin kung mag-i-improve ba yung communication skills niya, dahil pasok talaga siya sa akin sa top 20 ko. So pakinggan natin ang sa kauna-unahang pagkakataon narinig ko si Miss Vietnam na nagsalita ng English. Happy International Women's Day. I want to wish everyone all over the world a day of joy and happiness. As an ambassador for One Body Village, an organization dedicated to the rescue, nurturing, and protection of girls who are victims of sexual abuse or at risk of sexual exploitation, I want to use my voice to include, certify, and protect the children who are victims of sexual abuse. I believe that women should hold hands and speak with one voice to fight for the right of women as children. We should have the undeserved in society, especially women and children. Together, we spread the power of women and love to all. I always think of contributing with all my heart to women and children. It is my mission. Ayan ang mga karagarag na pakinggan na natin. At yan ang mga karagarag na rinig na natin si Miss Vietnam sa kanyang kanunahang pagkakataon na nakapagsalita siya ng English. At masaya ako sa narinig ko, dahil nakikita ko talaga yung determinasyon niya na maitaguyod niya hanggang sa matapos ang video na to. At I'm so happy sa narinig ko, kaya pasok talaga siya sa akin sa top 20. So sana makayanan niya ang closed door interview na kung saan doon talaga sila babalatan ng buhay. Ano ang masasabi niyo, mga karagarag, sa suportang binigay ni Pia Wordsback kay Rabia Mateo? At ano rin ang masasabi ninyo sa kauna-unahang pagkakataon na nagsalita talaga ng English si Miss Vietnam? At ano ang placement ni Miss Vietnam para sa inyo, mga karagarag? Comment down below. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa beauty pageant na gaya ko, please don't forget to subscribe. Kuragan karag, at wala tayong pa-DIY today, mga karagarag, kasi hindi itong pa-outfit ko today is hindi ko naman to talaga binabad masyado sa vlog ko, kaya medyo okay pa siya sa akin. Hindi ko pa siya imumorder ng DIY. Kaya abangan natin sa next day kung anong maisip kong gawin dito para sa next look ko, sa pa-DIY ko nito. Sa ngayon, okay pa siya, kaya ko pa siyang itaguyod. And thank you for watching, mga karagarag. Maraming salamat sa inyong suporta sa channel ko. Road to 14,000 subscriber na ko. At thank you so much, mga karagarag.